Hello guys, so after ng medical ko, my interview was scheduled last 20th of May. I booked the appointment myself because nasali ako sa Mass Expedite last March 24. My interview time is 6:30 a.m. but we went there around 4 a.m. Pagdating namin, marami na yung nag-aabang sa labas kahit madilim pa. You need to be there 1 or 2 hours early before your interview kasi you also have to consider the heavy traffic in Manila and you don't want to be late in your interview. Kaya agahan mo na kasi once lang naman yan mangyari sa buhay mo. Better early than sorry. As for the dress naman, you don't need na magpabongga. Just wear something comfortable and presentable. Tama na yon. Bawal pala mag-video dito guys kahit sa labas lang ng embassy. Medyo papiyaw nga lang yung pagkuha ko ng video dito kasi hindi talaga allowed. Wala po dito matatambayan pero pwede kang mumpo sa mga gilid-gilid. May maupuan ka naman. Tsaka kung gusto mo mag-sightseeing ka muna dito kasi yung katabi ng embassy ay ang Dolomite Beach. Before your interview guys, make sure naka-print lahat, naka-scanned, at naka-upload sa CEAC account. Lahat ng documents na dadalhin mo in papers dapat uploaded din para hindi ka magka-problema pag nasa loob ka na. Hello guys, mga untag balot. Let's eat balot. Eat apple. Tapos na pala akong mag-interview. Ang kinuha nilang mga requirements ay DS-260 at passport dun sa gate pa lang papasok. Tapos, pagdating dun sa pre-screening, kukunin sa'yo is DS-260, passport, marriage certificate, affidavit of marriage, marriage certificate ng Utah, apostille, kasi dun kami kinasal sa US. Tapos, divorce decree, NBI, 2x2 picture. Tapos yung mga tanong, kaya i-flash ko na lang dito sa screen kung ano yung mga questions. Pagkatapos ng pre-screening, window 50 ako nun sa pre-screening. Tapos window 52 naman para sa biometrics. DS-260 lang yung ibibigay doon, yung first page. Kukunin yung biometrics mo. Pagkatapos nun ay magwe-wait ka na for the final interview. Yung ibibigay mo pa lang mga documents sa consular ay nakaayos na. At doon na inaayos yun sa pre-screening pa lang. Tapos, yung mga questions din, madali lang. 5 lang yata yung tinanong sa akin. Yung pangalan ng ex-wife ng husband ko. Kailan kami last nag-usap? May anak ba kami? Yung address ko. Phone number. I think yun lang yun. Visa approved na. Interview date ko pala is May 20. May 22, naka-receive ako ng email na tracking number na ng from LBC. Tapos ngayon, May 23rd, ay na-pick up ko ng aking passport at visa. Sa labas, may nagtitinda ng ballpen tsaka face mask. Hindi nyo na po kailangan ng face mask at ballpen sa loob. Kaya wag po kayong bumili sa labas. I-check nyo po na naka-upload po dapat lahat ng documents. At nakapag-print kayo ng mga kailangan talagang documents. Kasi yung bayad sa labas, di ba ma? 800 per page. Mahal. Mahal. Bawal yung mga cellphone, perfume, makeup, mga matutulis na bagay sa loob. Meron naman dun sa labas, magbabayad ka ng 300 pesos. Maghahawak ng cellphone mo, pero hindi mo kilala yung maghahawak. So, mas maganda magsama ka na lang ng maghahawak ng mga gamit mo. Mabilis lang yung interview. 6 pa ako doon. Nakalabas ako ng mga 8. So, yun lang at good luck sa inyo. Pagtong na. Kain. Butter. Ikaw daw mga kaon. Char. Pork. Ay,
Nangitom naman ako eh. Butang na ang shrimp. Para sa ano ba yun yung ano, yung puti eh? Yan. Radish po naman. Ha? Radish po. Ha, radish. Radish. Tosawan. Na-shoot. Sige po. Ayan, ito. Uy, di man kita mo kaya mo. Tama na. Hi. Video ba yan? To get our visa, US visa passport. LBC. Ito pa dito ng LBC sa unahan.